to be, Lord, just like you. And all the good things that I want to do. Listen to my heart, Lord, yes, it's true. When you give your peace and you share your joy and you show your love, oh Lord, how I want to be like you, how I want to be, Lord, just like you. And all the good things that I want to do. Listen to my heart, Lord, yes, it's true. When you give your peace and you share your joy and you show your love, oh Lord, how I want to be like you. Yes, it's true. I want to be like you. Give your peace, share your joy, show your love, Lord. How I want to be like you. How I want to be, Lord, just like you. And all the good things that I want to do. Listen to my heart, Lord, yes, it's true. When you give your peace and you share your joy and you show your love, oh Lord, how I want to be like you. Maraming Diyos, salamat po sa inyo. We want to be like you, O Lord. Kung ang mundo nagnanasa maging kagaya ng artista, maging kagaya ng mga basketbolista, mga mangangabayo, mga nagkakarera, mga football players, politiko, kami, Panginoon, we want to be like you. Yung iba, mga bata pa lang, gusto superhero. Kayo, Panginoon, ang higit pa sa superhero sa amin. Kayo ang aming tagapagligtas. Kayo, Panginoon, ang manggagamot ng aming kaluluwa. Kayo ang aming Diyos. Kayo ang aming Ama. At dinadalangin po namin at pinapasalamatan na patuloy kayong kumilos sa aming buhay upang kami ay maging kamukha po ninyo sa lahat ng aspeto. That we may be like you, O Lord. Gaya na minsan namin inaawit, oh, I want to be like Jesus. Oh, I want to be like Jesus. Salamat po sa inyo, O Diyos. Sa pagpapatuloy na aming pag-aaral, kayo po magbigay ng gabay at pangunguna sa amin. I-appreciate ko po ang Holy Spirit sa kanyang pangunguna sa aming devotion. Kayo po ang dahilan, kaya po kami nakakapanatili sa pag-aaral na ito. At hindi lamang po head knowledge ang ninanasa namin, dinidesire po namin ang pagkilos nyo sa aming buhay upang ang aming pag-aaral ay makikita sa paraan ng aming pamumuhay. Salamat po sa inyo, Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Excited po ako sa pag-aaral natin ngayon at medyo, hindi naman medyo maganda. Sabihin ko sana medyo maganda eh. Kaya lang, bihira kasing napagtutuunan ng pansin. Doon na po tayo sa Romans chapter 16. Natapos po tayo dun sa ano kay Priscilla at Aquila. So yung mga may asawa diyan, tignan natin yung katatayuan ng mga may asawa at yung mga wala pang asawa, maging gabay ito sa inyo upang magkaroon ng tamang pagnanasa at panalangin kung anong klaseng asawa ang gusto ninyo. Okay po. Narito po pa rin tayo sa Chung Lee Church.
At bukas eh, nasa ibang lugar na po tayo. Sa Romans 16 verse 3, ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila, sila'y kapwa ko manggagawa kay Kristo Jesus. Itinaya nila ang kanilang buhay alang-alang sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa kanila, at hindi lang ako, kundi pati na rin ang lahat ng iglesyang hindi Hudyo. Ikumusta rin ninyo ako sa mga mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan. Itong wonder team na ito, na mag-asawa na ito. Balikan natin yung sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 18, kung paano nakilala ni Apostol Pablo yung mag-asawa. Nagpunta siya sa Corinto at si Apostol Pablo ay wala namang kakilala roon. Na-meet niya itong dalawa na ito at nagkaroon ng point of entry sa kanilang relasyon. Alam, ano po yun? Pareho silang manggagawa ng tolda. Kaya si Apostol Pablo namasukan sa kanila at nakitira. Now, galing itong mag-asawa na ito sa Roma, pero na nagkaroon ng utos yung emperor na umalis yung mga Hudyo ron sa Rome. Kaya napapunta sila sa Corinto, pero tuloy sila sa kanilang pagninegosyo. At syempre, pagka ikaw ay may negosyo, nagtitinda ka ng tolda, eh syempre, meron kang pwesto, no? At I would like to suggest, doon na rin sila tumitira doon sa pwesto nila. Double purpose na yan, parang kagaya rito sa Taiwan. Yung, halimbawa, breakfast stall, yung second floor, doon na nakatira yung mga tao. Okay, tuloy po tayo. Now, so nag-umpisa yung dalawa na ito. Jolly, makinig ka. Makinig kayo maigi. Ito, ikinasal ko ito. Inaanak ko yan sa Macau. Tingnan ninyo itong partner na ito. Daphne, makinig kayo maigi. Itong mag-asawa na ito, nag-umpisa sila na na manggagawa ng tolda. Now, syempre, mananahi ka. Wala namang electric nun. Na tagatahe, yung kinikilos mo lang yung tuhod mo do sa alam niyo yon, tapos ganoon yung mabilis na so mabagal sila nananahi. At nangyayari di syempre nagsishare si Apostol Pablo sa kanila. Tingnan ninyo, mula sa pagiging tent makers, at hindi naman sila nawala sa pagiging tent makers, naging missionary itong mag-asawa na ito. Punta tayo sa verse 18 hanggang 21. Gawa chapter 18 verse 18 to 21. Tignan ninyo po nangyari. Na-transform itong mag-asawa. Kaya sabi ni Apostol Pablo? Malaki utang na loob ko sa mga asawa na dito sa mag-asawa na ito. No, sa Romans 16. Ano pa? Ang laki ng tulong niyan dalawa na 'yan. Itinaya nila yung buhay nila, no, para sa akin. Hindi po itong dalawa na ito, tignan ninyo ha. Nanatili pa si Pablo ng ilang araw sa Corinto, pagkatapos nagpaalam siya sa mga kapatid at pumunta sa Cenchrea, kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Iniwanan na nila yung pwesto nila sa Corinto. Nag-missionary na itong mag-asawa na ito. Hindi lang sila nag-missionary, mga kapatid, nakasakasama. Naging ito, mga church leaders ito, tignan ninyo ha. Nagpagupit siya roon ng buhok, si Apostol Pablo yan. Dahil natupad na niya ang isa niyang panata sa Diyos. Mula sa Cenchrea, bumiyahis siya sila papuntang Syria. Dumaan sila sa Efeso at pumasok si Pablo sa sambahan ng mga Hudyo at nakipagdiskusyon sa kanila. Kinausap nila si Pablo na manatili muna roon sa kanila, pero ayaw ni Pablo. Bago siya umalis, sinabi niya sa kanila, kung loobin ng Diyos, babalik ako rito. Iniwan ni Pablo ang mag-asawang Priscilla at Aquila sa Efeso at bumiyahi siya papuntang Syria. Tingnan ninyo itong dalawa. Una, mga boss, mga amo ni Apostol Pablo. Nakikitrabaho si Apostol Pablo sa kanya. Nakikitira sila si Apostol Pablo sa kanila. Bandang huli, naging disipulo na itong dalawa. Pagkatapos, naging missionary na. Bandang huli, nakadestino na itong dalawa na ito. Iniwan na sa Efeso. No, diyan na kayong dalawa. At alam nyo kung anong nangyari sa Efeso? Nagtayo sila ron ng house church.
Unang Korinto, chapter 16, verse 19. Nagkaroon ng house church doon. Sabihin nyo, hindi naman sila taga-Efeso. Manggagawa nga sila ng tolda eh. Kaya nga, I would like to suggest, dala pa rin nila yung kanilang negosyo ron at kumuha ng pwesto at may tirahan sila roon at naging tipunan, naging house church din. Itong dalawa na, yung tinitirahan itong dalawa na ito. Unang Korinto, chapter 16, verse 19. Tignan ninyo. Kinukumusta kayo ng mga mananampalataya sa lalawigan ng Asia. Kinukumusta rin kayo ni na Aquila at Priscilla at ng mga mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan dahil pareho kayong nasa Panginoon. Meron ng mga mananampalataya na nagtitipon doon sa tahanan nila Priscilla at Aquila. No, isa ito sa mga unang mention ng house church. Alam natin sa Gawa chapter 2 doon sa ano, sa Gawa chapter 2 nung nag-uumpisa yung mga apostol pagkatapos ng dumating yung kapuspusan ng banal na espiritu, pumunta kayo Gawa chapter 2. Sa verse 46. Gawa chapter 2 verse 46. Sabi rito, pinagbilin lang kanilang mga lupa, araw-araw nagtitipon sila sa templo at naghahati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa pakikibahagi sa pagkain at palagi sila nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng tao. Araw-araw ay idinaragdag ng Panginoon ang mga naliligtas sa kanila. Araw-araw na, may mga communion na sila, may mga pagtitipon na sila sa mga bahay-bahay dun sa Judea. Pero itong sa Efeso, no, yung binanggit natin sa Corinthians, ito yung isa sa mga unang mention na merong mga house churches outside Israel. At ito nga, si Priscilla at saka si Aquila, yung mag-asawa. Ulitin ko po, naging amo ni Apostol Pablo. Doon nanunuluyan si Apostol Pablo hanggang sa naging mananampalataya itong mag-asawa na ito at naging disipulo hanggang sa naging missionary kasama ni Pablo, hanggang sa idinistino na yung mag-asawa. Napakasarap ng ganyan. Alam niyo kung bakit? Isa sa, hindi naman pinakamahirap, ano? Pero isa sa issue, pagka yung mag-asawa, missionary pareho. Tapos, willing na mahatak sa isang lugar at willing na madistino. Nagkaroon ng isang kaisipan itong mag-asawa na ito, na i-devote yung buhay nila sa Panginoon, na okay lang sa kanila na malipat ng lugar. Hindi nila iniisip yung kanilang sariling kapakanan. Ang nainisip na nila, yung kapakanan na ng ministeryo. No, napakaganda mga kapatid, pagka yung mag-asawa ay iisa yung kaisipan. At ang kaisipan ay paglingkuran ng Panginoon. Sa anumang pamamaraan. Okay. Tuloy po tayo. Balik tayo sa Gawa chapter 18. Balik po tayo sa Gawa chapter 18. Verse 24 to 27. Gawa chapter 18 verse 24 to 27. So, makikita natin dito. Verse 24. Samantala, dumating sa Efeso ang isang Hudyong taga-Alexandria, ang kanyang pangalan ay Apolos, mahusay siyang magsalita at maraming nalalaman sa kasulatan. Naturuan na siya tungkol sa pamamaraan ng Panginoon, masipag siyang mangaral at tama ang kaniyang itinuturo tungkol kay Jesus. Pero ang bautismong alam niya ay ang bautismo lang na itinuro ni Juan, John the Baptist po. Hindi siya natatakot magsalita sa sambahan ng mga Hudyo. Nang marinig ni na Priscilla at Aquila ang kanyang itinuturo, inimbitahan nila siya sa kanilang bahay at ipinaliwanag nila ng mabuti sa kanya ang pamamaraan ng Diyos. Ano nangyari dito? Naging teacher din itong dalawa na ito. Si Apolos, na may alam na tungkol sa Panginoong Jesus,
at doon sa mga katuruan ni John the Baptist, dinisciple naman sila ngayon itong mag-asawa na ito. So, from tent makers, naging missionary, naging ano, resident pastor doon sa kanilang house church, hanggang sa discipler na itong mag-asawa na ito. At mga kapatid, yang si Apollos na yan, hindi yan basta-basta. Naging matibay talaga yan. Naging kapartner din ni Apostol Pablo yan sa Corinto. Dahil dito sa dalawa na ito, sila yung ginamit ng Panginoon para magdisipulo naman sa kanya. Kaya, tapos pumunta tayo sa ano? Ikalawang Timoteo, chapter 4. Kalawang Timoteo, chapter 4. Mamaya, babalikan natin yung Roma, ha? Nung si Apostol Pablo ay mamamatay na sa kanyang pagkakabilanggo sa Roma, no? Many years later, verse 19, Ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 19. Sabi po rito, 2 Timothy, chapter 4, verse 19. Sabi rito, ikumusta mo ako kina Priscilla at Aquila at sa pamilya ni Onesiphorus. Mga huling habili ni Apostol Pablo ito nung malapit na siyang mamatay. At isa sa mga pangalan na nabanggit niya ay yung mag-asawa. Ibig sabihin, yung naging connection talaga ni Apostol Pablo do sa mag-asawa ay matindi talaga. Dahil nga sila ay kabahagi. Now, balikan natin yung ano, yung Romans chapter 16. Romans chapter 16. Babasahin ko uli yung verse 4. Tignan ninyo. Itinaya nila ang kanilang buhay alang-alang sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa kanila. At hindi lang ako, pati na rin ang lahat ng iglesia ng hindi-Hudyo. Ikumusta rin ninyo ako sa mga mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan. Mga kapatid, listen. Nasa Corinto sila, di ba? Galing sila sa Rome. Napunta sila sa Corinto. Naging disciple sila ron kasama ni Apostol Pablo. Nailipat sila sa Epeso. Nagkaroon sila ng house church doon. And after some time, nakabalik sila sa Roma at nagkaroon din sila ng house church doon. No, ito, sabi rito, at hindi lang ako, pati na rin ang lahat ng iglesia ng Diyos. 5. Ikumusta rin ninyo ako sa mga mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan. Itong dalawa na ito, talagang ano na, naging church planter pa. Ulitin natin ha, yung kanilang ano ha, progression ha. Tent makers, naging disciple, naging missionaries, naging resident pastors, naging church planters. Kasi kahit saan sila magpunta eh. Itinatalaga nila yung sarili nila sa Panginoon. Now, hindi sila nagpapatayo ng simbahan. Kung saan sila nakatira, yun ang nagiging sambahan. Yung mga mag-asawa dyan na nakikinig. Mga kapatid, huwag lang kayong makontento na tuwing linggo nagpupunta sa churches nyo. Ipagamit ninyo yung inyong tahanan. Sabihan nyo yung pastor nyo, hayaan nyo maging busy at magkulang kayo sa mga manggagawa, sa dami ng mga gawain. Sabi nyo, pastor, itong bahay namin, palagi na lang nagagamit ng itbulaga ito. Gusto ko naman, magamit naman ito para sa gawain ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng Bible study rito sa bahay namin kahit once a week. O pastor, ang ganda ng bahay namin, no? Magaganda yung mga appliances namin. At ingat na ingat kami dyan sa mga upuan na yan. Gusto kong maluma na ito. Magasgasan ito ng mga kakaupo ng mga puwetan ng mga tao. Iimbitahan ko po yung mga kaibigan ko. Mag-share po kayo. Ganito itong dalawa eh. Nag-teamwork sila eh. At nako mga kapatid. Tignan ninyo kung ano magiging resulta pagka yung mag-asawa ay nagpasya na hindi lang yung buhay nila, kundi pati yung tahanan nila ay ilaan para sa gawain ng Panginoon. Ang daming maliligtas. Nakadalawang ano ito eh. Itong mag-asawa na ito eh. Nakadalawang church plant eh. Yung sa Epeso at saka sa Corinto. Amen. Oh. Paminsan-minsan nakakatanggap ako ng... Sige na nga, hindi paminsan-minsan, madalas, ng prayer request. Pastor, panalangin niyo po ako, may problema ako sa aking asawa. Pastor, ipag-pray niyo nga po ako sa ganyan. Kaya nga, what a blessing pagka yung mag-asawa
ay parehong mananampalataya at parehong nakalaan sa Diyos. Tignan ninyo yung mangyayari. Kaya itong si Priscilla at si Aquila, at listen, Jolie, makinig ka. Marami pa pong mga binabanggit si Apostol Pablo rito, mga nameless workers. Akala natin dati si Apostol Pablo lang ang humahayo at nangangaral eh. Dito sa Romans 16, makikita natin dito, ang dami pa palang iba. Now, makinig kayo sa akin, mga kabataan. Kaya nga, ini-encourage ko kayo, huwag kayong manliligaw ng unbeliever. At huwag kayong magpapaligaw sa hindi nyo kapareho na mananampalataya sa Panginoon. Dahil later on, magkakaproblema kayo pagdating sa pananampalataya. Eh, Pastor, dadaling ko naman sa Panginoon. Maghanap ka nung nadala na sa Panginoon. Para sigurado ka na yung motivation ay totoo, kaya lumapit sa Panginoon. Baka dahil sa'yo yan, ang nangyari dyan, evangeligaw, disciple chicks ang labas niyan. Hindi talaga evangelism at discipleships. Ministry labas niyan. Lalaki hinanap, hindi ang Panginoon. Mag-ingat tayo, yung mga kabataan na may panahon pa, na hindi pa nag-aasawa, tiyakin natin na yung pakakasalan natin ay nagmamahal talaga sa Panginoon ng totoo. Amen po ba? At yung mga Christian na yung asawa nyo, eh, nauna ka naligtas eh, iluhod talaga natin sa Panginoon. Panalangin sa Panginoon na yung asawa natin ay makakilala. Now, kung pareho na kayong Christian, gayahin nyo si Priscilla at si Aquila. Masisipag, pero inilaan yung sarili nila para sa Panginoon. Naglilingkod. Lisa, nakikinig ka ba? Gracie, Janine, huwag kayong magpapaligaw sa hindi nagmamahal sa Panginoon. Magpaligaw kayo doon sa kilala nyo. Yung subok na, hindi yung susubukin pa lang. Ano, Sharon, Christian, narinig nyo ba yan? Si Priscilla at si Aquila, willing na dalhin kung saan-saan. Willing na iwanan. Na hindi ko alam eh, siguro maganda i-drama ito. Sabihin ni Pablo kay Priscilla at Aquila, hali kayo, sumama kayo sa akin, magmi-mission tayo sa Epeso. Iwan nyo na yung pwesto nyo rito sa ano, Corinto. Ano yung sagot ng dalawa? O sige po, iwan na yan, close na yan. O, ibenta na natin lahat na ano. O yung iba, dali nyo, doon na natin ibenta. Pagdating sa Epeso, o, magmi-mission na ako, pupunta naman ako sa ibang lugar, sa ano, dito na kayong dalawa. Ano sabi nung dalawa? Opo, sige po, dito na kami. O, alam nyo na gagawin nyo rito? Opo, yung pwesto namin dito, house church na yan. At bandang huli, nakabalik sila sa Roma. Ano gagawin nyo dyan? House church na rin po ito. Napakaganda pag kami pagkakaisa yung mag-asawa. Hindi lang para mag-ipon, kundi para manghikayat ng kaluluwa. May magandang talata sa ano, na ibinigay sa akin ngayon. Nung batang-bata pa ako, nung mga unang mission noon, sa Tacloban, ang pastor noon na mission ni Pastor Ben Padriguez. Kasama ako noon sa Toyota Tamaraw noon, yung mga unang klase ng Toyota Tamaraw. Si Pastor Sunny Santos, binigyan niya ako ng talata. Hindi ko makalimutan. Ecclesiastes chapter 4. Mangangaral chapter 4. May maganda rito. Teamwork kasi itong mag-asawa na ito eh. Tingnan ninyo. Chapter 4, verse 9. Verse 12. Chapter 4, verse 9 hanggang 12. Mangangaral, chapter 4, verse 9 to 12. Sa bagay, kay Janine, napakarami ng banderang sumuko dyan. Talagang matibay talaga yan. Kaya nga, nais ko sabihin sa inyo, ladies, ang tagal mo rin lang nag-antay bago ka magpaligaw, bago ka magkaasawa, tiyakin mo na na yung nagmamahal sa Panginoon ang mapapangasawa mo. O sige. Mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Two are better than one. Mas marami silang magagawa. Yung mga nangangatwiran dyan na ayoko po mag-asawa kasi baka makahadlang sa ministry. Ah, hindi. Makakahadlang sa ministry kung mali yun na pangasawa mo. Pero kung tama yun na pangasawa mo, hindi makakahadlang sa ministry yan. Nakakatulong sa ministry yan. Kapag nadapa ang isa sa kanila, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kaya nakakaawa ang taong nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa kanya. Pagka ikaw ay walang katuwang, na totoo, kagaya nitong tandem na mag-asawa na ito,
Maghahanap ka pa sa Facebook, magme-message ka pa. Pero kung ang katuwang mo eh, yung asawa mo, andyan na, katabi mo na, yung mag-encourage sa iyo. Huwag lang kayo mag-aaway. Kapag malamig, pwede kayong matulog ng magkatabi at pareho kayong mainitan. Nakakatawa yan, but it is obvious yan. Pero kung nag-iisa ka, paano ka mainitan? 12. Madali kang matalo kung nag-iisa ka. Pero kung may kasama ka, mahirap kayong talunin. Marahil, sabi mo, hindi po, nag-iisa lang ako, pero kasama ko ang Diyos. Eh di sana, hindi na sinabi na ng Panginoon. Tingnan ninyo, ha? Eh di sana, sinabi na ng Panginoon sa Genesis, hindi mabuting nag-iisa ang tao. Pero hindi, kaya niya na yan. Total, kasama niya naman ako eh. Huwag na siyang mag-asawa. Hindi. Tignan ninyo si Pastor Anthony. Masaya ngayon. Dahil nandito na yung kanyang asawa sa Taiwan. Genesis chapter 2, verse 18. Genesis chapter 2, verse 18. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting ang tao na nag-iisa lang, kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Yung asawa, hindi ibinigay para ang tao ay sumaya. Hindi ibinigay yung asawa para ang tao ay ma-sustain emotionally. Ang layunin talaga o ang binigay talaga na dahilan sa Genesis, kaya gigagawa ng asawa si Adan for a purpose, for his work. Makakatulong dun sa ipagagawa ng Diyos sa kanya. Kaya nga, men, guys, at mga babae, kung ang dahilan mo kaya ka mag-aasawa, eh dahil sa ikaw ay nalulungkot, I want to be complete, handa, papalpak ka. Ang kagalakan, ang kalubusan ng buhay, sa Panginoon mo lang makikita. Now, kaya mag-aasawa ay dahil may layunin ng Diyos, meron siyang gustong ipagawa. Patalastas po, meron bang gawain tayo sa Malaysia? Meron po, Joseph Teruel. Paki-add po ninyo, Pastor Ray, nanonood rin ng devotion, Joseph Teruel. Ano ba yung pangalan ng church niya? Actually, pupunta ako ron, mag-speaker ako sa anniversary nila sa September. Joseph Teruel. Mamaya, may message kita, papadala ko yung ano. Now, bago tayo magtapos po, no? Bago tayo magtapos, yung kaisipan na yung babae ay secondary lang at dyan ka lang, taga-plancha ka lang at wala ka talaga matinding kontribusyon, ako ito. Hindi po biblical yon. Ang nasa Biblia, yung babae ay katuwang. UAE, Abu Dhabi, may gawain po tayo dyan. Pabalik na po ako dyan sa August kapag niloob ng Panginoon. Mga kapatid, yung babae ay katuwang. Co-equal po yung babae. Tignan ninyo ha. Kaya nga, napakaganda kung matutuklasan ng mga lalaki yung magandang partnership dun sa babaeng asawa nila. Sa Proverbs 31, tignan ninyo kung ano yung karakteristik ng isang babaeng mabuting asawa. O ladies, tignan ninyo kung kayo ito. Proverbs 31, Kawikaan chapter 31. Dito tayo matapos. Kawikaan chapter 31. Wala na po tayong manggagawa sa sa Malaysia eh. Pero may church doon. Kung nanonood si Pastor Joseph Teruel, Pastor Ray, paki-message mo nga sa messenger ko yan. Tapos, isesend ko kay Pastor Joseph Teruel para magkita kayo. Tapos, hihingin ko yung cellphone number niya, isesend ko sa'yo. Nasa Malaysia pa lang ngayon si Ray. Okay, Kawikaan chapter 31, verse 10. Tignan po ninyo ito. No? Medyo mag-overtime ako ng konti kasi ayokong putulin ito. Alam nyo, bago ako magpatuloy, nais ko magpasalamat sa Panginoon para doon sa aking asawa. Palagi ko siyang binabati, pero nung una po nauna ako rito sa Taiwan, marami akong mga tiniis din dito nung nag-uumpisa yung ministry. Pero nung dumating yung pamilya ko, napakalaking kagaangan po. At si Pastora, si Ma'am Never, para sa ibang tao, napakalaking tulong po sa akin. Yung anak ko nga, si Limwell, nung bata pa yan, merong panuntunan sa buhay yan. Sabi niya,
mag-aasawa ako, yung kagaya ni mami, yung matindi, baka hindi nila kaya mami ko. Marami po tinitiis yung misis ko. Kakaiba po yan. Kaya, now, tignan ninyo ito. Guys, kung mangliligaw kayo yung ganito, ha? Huwag yung maganda lang. Maraming maganda. Sa TV na lang kayo, yung maganda. Pero yung totoong tao, tignan ninyo, ha? Kawikaan 31 verse 10. Mahirap hanapin ang mabuting asawa. Higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Ako yun, ako yun. Sino sa inyo dyan, mabuting asawa? Lubos ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa at wala na itong mahihiling pa sa kanya. Ano yung karakteristik ng mabuting asawa? Mapagkakatiwalaan. Mapagkakatiwalaan. Hindi mo pagseselosan, mapagkakatiwalaan. At wala kang mahihiling. Ibig sabihin, hindi kailangan pindutin para kumilos. Alam niyo yung wala ka ng mahihiling pa? 12. Kabutihan at hindi kasamaan ang ginagawa niya sa kanyang asawa habang siya ay nabubuhay. Mabuti. Goodness. Ano yun? Ang nasa isip palagi nitong asawa na ito ay sa kabutihan ng kanyang asawa. Hindi niya iniisip yung kanyang sarili. Ang iniisip niya ay para doon sa kanyang asawa. Masigasig siyang humabi ng mga telang linen at lana. Di ba may home economics tayo noon? Tinuturuan tayo na ano? Magtahi. Ito, biro lang po ah. Mahirap na gusto mo na mag-asawa, eh yung magputol lang ng pantalon, eh baka hindi mo magawa. Joke lang ho yun. Tulad siya ng barko, ng mga mangangalakal, nagdadala siya ng mga pagkain kahit galing pa siya sa malayong lugar. Maaga siyang gumising upang ipaghanda ng pagkain ang kanyang pamilya at upang sabihan ang mga babaeng katulong ng mga dapat nilang gawin. Maagang gumising. Natatandaan ko dyan ang mami po. Elementary kami nun. Ang palaging, hindi naman palagi, ang naaalala ko minsan, nung bata pa tayo, may mga image na natitira sa atin po eh, no? Naaalala tayo nung bata tayo. Ako po, madaling araw. Naggabi pa, madilim pa. Kumakain na kami, kanin at ulam, luto ng mami namin, beef steak. Tapos papasok kami ng elementary. Noon kasi, maayos pa ang Pilipinas noon. Hindi po ganun kadelikado. Pumapasok, unahan kami magkakaklase ko, madidilim pa po. Nakapila na yung bag namin dyan sa may Paltok Elementary School. Hindi kami natatakot na ano, may mga drug addict o ano-ano. At ang mami namin, napakasipag mag-asikaso sa amin. Madaling araw, gumigising na po. Tuloy po tayo. Marunong siyang pumili ng lupa na kanyang bibilhin. At mula sa sariling ipon, pinapataniman niya ito ng ubas. Yung mabuting asawa, hindi lang maganda, hindi lang expert sa pag-aayos ng buhok, marunong din sa buhay. At hindi mahilig mag-grocery shopping, magaling mag-ipon. Yung mabuting asawa. Hindi yung tuwing, ay, bili tayo ng ganyan. Nako, naawa ako sa mga OFW. Hirap na hirap magtrabaho rito. Tapos may mga asawa sa Pilipinas, ang laging, ay, bili na tayo ng ganito. O sa sahod mo, bili tayo ng ganyan, ha? O sa ganito, bili tayo ng ganito, ha? Nako po, ang mabuting asawa, marunong mag-ipon at makaya. Marunong raw pumili ng lupa. Alam niya raw kung ano yung tama. So informed yung mabuting asawa. Ano pa? Malakas, masipag, at mabilis siyang gumawa. Mga asawang babae at lalaki, maging healthy naman kayo. Para kayo ay hindi aalagaan. Hindi masama yung nagkakasakit. Pero, ang mabuting asawa ay mabilis rin kumilos. Masikap rin. Kaya bago kayo mag-asawa, guys, yung liligawan nyo, tignan ninyo kung marunong mag-alaga ng katawan. Baka naman mukha lang ang naaalagaan yan. Pero yung katawan ay hindi. Bahagi po iyon. Pasensya na kayo, no? Priscilla at Aquila tayo kanina ngayon, nasaan na? Kailangan lang banggitin ito sa atin eh. Magaling siyang magnegosyo at matiyagang nagtatrabaho hanggang gabi. Aba, masikap ito, hindi napupuyat sa kakanood ng telenovela. Yung mabuting asawa. Kung napupuyat man, dun sa mga bagay na makakatulong.
Siya rin ang gumagawa ng mga tela upang gawing damit. Matulungin siya sa mahihirap at mga nangangailangan. Ito matindi. Ang sipag mo nga, mabilis kang kumilos, mapagmata ka naman, matador ka. Hindi, yung mabuting asawa, matulungin din. Umaalalay din sa iba. Nakakita na ba kayo na mag-asawa na hindi mabanggit ng asawa na may tinulungan siya dahil pagka nalaman ng isang asawa, magagalit? Ah, yung mabuting asawa, hindi ganon. Etcetera. Na marami pa po 'yan, no? Basahin natin. Now, verse 30 na lang po tayo. Pero basahin niyo po 'yan hanggang verse 31. Verse 30 na lang tayo. Ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya at ang kagandahan ay kumukupas, pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat papurihan. Ba't ako parang naiiyak dito? Hindi naman ako babae, lalaki po ako. Ang pagiging kaakit-akit ay mapandaya. Guys, huwag tayong maapektuhan sa pisikal. Madaling gumanda. Mapandaya yan. Yung kagandahan, kumukupas yan. Pero ang babaeng may takot sa Panginoon, yun ang dapat papurihan. 31, dapat siyang gantimpalaan sa kanyang ginawang kabutihan at parangalan sa karamihan. Maging tama. Now, summary, Priscilla at Aquila. Ano po una sila? Galing sa Roma, napunta sa Corinto, napunta sa Epeso, bumalik uli sa Roma. Anong trabaho nila? Manggagawa ng tolda, naging disciple, naging missionary, naging resident pastors doon sa house church nila, naging discipler din sila, na-disciple rin nila si Apollos, at naging church planter sila. Napakaganda kung ang mag-asawa ay magkasama, tumugtog ka na lang dyan. Tayo mananalangin ngayon. Nais ko kayong ipag-pray yung mga may asawa na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Lalo kayong dapat na mag-uminit sa Panginoon. Huwag kayong manlalamig. Maging mapagpakumbaba, pero panampalatayanan natin sa Panginoon. At yung mga may asawa po dyan, na pareho na kayong Christian, ilaan natin ang sarili natin. Huwag lang para sa ating pamilya, sa kanilang kinabukasan, alalahanin natin yung kaluluwa ng mga tao. Ilaan natin yung sarili natin sa gawain ng Panginoon. Ama naming Diyos, kilala niyo po ang bawat isa. Kilala niyo po ang sitwasyon ng bawat isa. Dinadalangin ko po sa inyo, sino man ang nanonood ngayon na ang kanyang asawa ay hindi pa nakakakilala sa inyo, abutin niyo po, Panginoon. Let this year be the year na nagkaisa sila sa pananampalataya. Dinadalangin ko po, Panginoon, yung mga kabataan na wala pang asawa, na maging tama ang kanilang kaisipan tungkol sa bagay na ito. At yung maging panuntunan nila sa pagpili ay hindi yung panuntunan ng mundo, kundi sumuko sila sa inyo at ipaubaya nila sa inyo, Panginoon, ang pagpili at makapili ng tama ayon sa inyong kalooban. Huwag na silang madagdag sa maraming mga kabataan na dati ay napakaganda ng pag-asa sa pag-asawa only to find out na magkaiba pala sila. Ngayon, na ngayon ay nagsasuffer, nahihirapan sa relasyon. Ama, dinadalangin ko po yung mga kapatiran dito sa Taiwan at yung iba pang mga Christians na nanonood ngayon na wala pang asawa. May you penetrate their hearts by your spirit at kumilos sila not according to their emotions but according to the mind of Christ. Nais ko po magpasalamat sa inyo para sa aking mami na naging mabuting huwaran sa amin at sa aking asawa na naging mabuting katuwang at hanggang ngayon ay ginagamit ninyo sa iba't ibang kapamaraanan. Sa inyo po ang lahat ng papuri, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa nagpadala po ng tulong sa akin para sa pagmimisyon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Naghahanda na po kami ng pagmimisyon. Pagbalik ko po sa Middle East, sa Qatar at saka sa Dubai. At pakisama na rin sa prayer yung anniversary po ng main church dito sa Taiwan sa last Sunday ng June. Jolly! Lobby ng Panginoon, magkita tayo dyan sa Macau. Pero intindihin nyo yung message natin ngayon. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pauwi na po sila, Ma'am Mining. Babalik na sila sa Pilipinas. Ayan. God bless po sa inyo. See you tomorrow po.